Ikaw lang nagpunta rito. Nasaan si Tony? Inaayos yung pampiyansa mo. Magkano daw? 5 milyon. Oo, kaya naman natin bayaran yun ah. Maglabas ka na ng pera para makalabas na ako dito. Alam ko, kaso nga lang wala tayong perang may lalabas ngayon. Lahat ng pera natin sa banko, naka-freeze. Nagbenta na rin ako ng mga alahas, pero hindi aabot to para sa piyansa mo eh. O di bali, kung hindi ako makakalabas dito ng legal, meron pa ako ibang paraan. Tawagan mo si Judge Ramirez. Tinawagan ko na siya kanina bago ako nagpunta dito. Ang sabi niya, ayaw daw niya makialam dito sa kaso mo. Dahil mas malaki daw sa kanya ang makakabangga mo kapag ka nakialam siya. Talagang plano ni Season na patagalin ako rito, no? Meron pa ako ibang paraan. Tawagan mo ang tawang ko, si Val. Nakahanda na yung mga koleksyon. At yun iba, ibenta mo na sa iba. Kahit kanino, kahit magkano. Makalabas lang ako dito. Kating-kating na ako makalabas dito para makagad sa mag-asawang traitor niyo. Tama-tama yan. Sige, Sargento. Ikaw nang bahala sa bisita natin. Basta't siguraduhin mo lang na bukas pagbisita ko, eh, timplado na siya. Sino yung kausap mo, Ramon? Wala. May inihahanda lang akong sorpresa para kay Sigismundo sa kulungan. Chief! Chief, painom mo naman, oh. Kanina pa ako nauuhaw, eh. Chief! Anong sorpresa yung sinasabi mo, Ramon? Inilagay ni Sigismundo ang ating buhay sa alanganin. Babawi lang ako ng konti. Balita namin. Big time ka raw. Oo, mayaman ako. Kung magkano man ang binayad sa inyo, dodoblayin ko. Huwag lang yung tuloy ang pinaplano nyo. Pasensya ka na, pare. Bayad na kami. Ha? Huwag! Kamanak! Pasensya na lang sa ilalakad natin kahapon. Okay lang yun. Samuel, kamusta na nga pala yung tatay mo? Ayun. Nakakulong pa rin siya. Hindi namin siya mailabas kasi wala kami pampiyansa. Ha? Huh? Samuel, di ba mayaman kayo? 5 milyon yung hindi sa amin pampiyansa. Gina, naka-freeze lahat ng assets namin. Laki naman nun. Pero Samuel, pwede ba yun? Depende sa judge. Kung papayagan niyo yung gusto ng prosecution, doon ako nabayaran yung judge. Kaya talagang pinag-iinitan nila sa papa. Pero naniniwala ka ba talaga na inosente yung tatay mo doon sa binibintang sa kanya? Huwag naman. Mabuting tao ang pato ko. Nakaaway niya lang sa negosyo yung Perla de la Vida niya at yung asawa niya. Kaya, pinag-iinitan nila sa papa. Ikaw ba, hindi naniniwalang masamang tao si papa? Sinabi ni Eden na pag-iigandahan niya yung pamilya ninyo, Sam. Ito ba kaya yung sinasabi ni Eden?